Hindi pa man nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Buchoy, may isa na namang bagyo na nagbabadyang pumasok sa bansa ngayong Linggo. Kung sakali, papangalanan daw itong Karina ayon sa PAGASA. Live mula sa tanggapan ng PAGASA dito sa Quezon City, my report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, bahagya ng humina ang bagyong Buchoy habang patuloy ito napapalabas ng Philippine Area of Responsibility. Kasabay nito, isang bagyo ang minamataan din ng PAGASA na posible na pumasok sa Pilipinas sa darating na Miyerkules. Tuloy-tuloy ang pagkilos ng Typhoon Buchoy palabas ng Philippine Area of Responsibility at tinutumbok ang direksyong pa-Japan. Sa datos na nakalap ng Weather Central, inaasahang lalabas ng PAR ang bagyo ngayong hating gabi o bukas ng madaling araw. Pero sa pag-alis ni Buchoy, heto't isa na namang sama ng panahon ang nagbabadyang magpasungit muli ng lagay ng panahon. Huling namataan ang tropical storm na may international name Talim, 800 kilometro sa bandang kanluran, Hilagang Luzon. Taglay nito ang hanging aabot sa 75 kilometro kada oras. Kung hindi magbabago itong kilos nitong tropical storm na si Talim, ay maaaring pumasok ito sa ating area of responsibility. At kapag nagkagayon, ito ay tatawaging Karina. Yung kanyang direksyon na pahilagang silangan, hindi ito tatama sa kalupaan. Ayon sa PAGASA, inaasahan nilang hihina ang bagyong Talim. Sa impormasyon pang nakuha ng Weather Central, dakong Miyerkules inaasahang babaybayin lang ng bagyong Talim ang dulong bahagi ng Philippine Area of Responsibility malapit sa Batanes. Halos tutumbukin din ng bagyo ang bansang Taiwan. Sa radar imagery na ito, makararanas na mahinang ulan ngayong magdamag ang kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa mga susunod na araw, posibleng paigtingin din daw ng Tropical Storm Talim ang monsoon rains. Yung ating habagat na malakas na ngayon ay lalakas pang lalo, kaya posibleng magdala ito ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, at yung malakas na hangin na magdudulot naman ng maalong karagatan. Muling pinapayuhan ng PAGASA ang mga naninirahan sa mabababang lugar at paanan ng bundok na maging alerto sa banta ng baha at landslides. Maliban sa Northern at Central Luzon, ang nalalabing bahagi ng Pilipinas ay inaasahang magkakaroon ng pulo-pulong pag-ulan. Nananatili namang naka-red alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, lalo pat posibleng heavy rainfall ang dala ng bagong papasok na bagyo. Wala tayong casualty. Ito ang unang bagyo na walang casualty so far today. Naka-ready ang rescue teams natin. Actually, ando doon si Yusek Ramos dahil sa formal turnover ng mga rescue boats sa probinsya ng Ilocos Norte. Samantala, abiso ng NDRRMC, nananatiling sarado ngayon sa trapiko ang Kalinga Abra at Shilan Bekal Roads dahil sa landslides. Jessica, dagdag pa ng PAGASA, kung hindi magbabago ang kondisyon nitong Tropical Storm Talim, ay posible o inaasahan na ito ay hihina habang papalapit sa mainland ng Pilipinas. Jessica? Okay, Cedric, yung ating weather central, yung GMA weather, ay walang pinagkaiba dito sa forecast as of now ng PAGASA, tama ba? Yes, Jessica, halos walang pinagkaiba. Kung pagtutuusan din natin pati yung trajectory o yung tutunguhin nitong bagyo ng Buchoy at saka nitong tropical storm Talim. Pati yung mga waves na sinasabi natin, yung mga taas ng alon na tinataya natin na aabot ng mga 3 meters. Ito naman ay bunso daw ng hanging habagat na na-enhance ng dalawang bagyo, ay halos hindi nagkakaiba dun sa dalawang models, Jessica. Okay. Nung nakaraan, pagka may dalawang weather system, minsan naghihigupan sila o minsan nag-merge sila. Anong posibilidad na mangyayari yan ngayon? Malabo ba? Okay, Jessica, yung as far as merging is concerned, ano, ang sinabi ng mga experts natin dyan sa weather ay malabo yung posibilidad na mag-merge itong dalawang ito. Pero ang nagiging relationship nila ngayon, itong si Talim ay ang lumalabas ngayon, tinatahak nito yung direction towards papunta dito kay Buchoy, which is yung northern part nga ng Pilipinas. Kung tutuusin nga daw, medyo maganda para sa atin ito na merong Buchoy na nag-exist dahil lang nangyayari nga, itong si Talim ay instead na pumunta siya sa ibang lugar o mag-landfall, talagang dun sa taas ng Pilipinas o dun sa may bandang tubig ang tinatahak nito dahil sinusundan nito si Buchoy, Jessica. Naghihigupan sila o naghihilaan? Ganun ba yon?
Well, in effect, Jessica, parang lumalabas nga, sinihigop ni Butchoy itong si Talim o yung pagpapasok nga dito sa Pilipinas ay tatawagin natin Tropical Storm Karina, Jessica. Okay, so ang karagatan na nanatiling malakas ang alon, yan ang gustong i-emphasize ng PAGAS at gayon din ni Mang Tani kanina no, sa 24 oras dahil maraming mga mangingisda na napapahamak pag lumalabas sa dagat. Tama, Jessica. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi sa atin ni Mang Tani kanina ay mga up to 3 meters o higit pa yung magiging alon dun sa palibot niya sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. At idagdag din natin, Jessica, warning din ng NDRRMC, lalong-lalo na dun sa mga probinsya sa norte kasi nagkaroon ng earthquake nitong mga nakaraan, Jessica. Posible raw na naging loose yung soil o yung lupa. Kaya sinasabi ng NDRRMC, abiso dun sa local government units kung pwede raw magkaroon sila ng assessment ng kanilang mga lupa dahil maraming tubig nga o maraming ulan ang ine-expect na dadalhin nitong talim. Kaya baka, wag naman daw sana, baka posibleng mangyari na maging saturated yung lupa. Dahil nga loose, baka maraming chance ng pagla-landslide, Jessica. Okay, ulitin natin ha, kasi lumindol, so medyo nayanig yung mga lupa sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. Pag umulan niya, naulanan yung mga nayanig na lupa, mas malaki yung probability ng landslide. Tama? Yes, Jessica, yun yung sinasabi ng NDRRMC, kaya mas all the more daw na dapat maging cautious, especially yung mga kababayan natin na sa bandang norte at mga bulubundukin na bahagi ng North Luzon, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.